Nagpaplano ka bang bumili ng motor ngayong 2024? Marahil ay nagsasawa na sa commute dahil sa taas ng pamasahe at tagal ng biyahe dahil sa traffic? Naiintindihan kita dahil dahilan ko din yan kung bakit ako bumili ng motor. Mabilis na ang biyahe, nakakapag-rides ka pa kapag walang pasok. Pwede rin namang may motor ka na at gusto mo lang mag-upgrade dahil nakukulangan ka sa power lalo na kung naka 115cc displacement ka pa lang o kaya naman ay tumatanda ka na at inihinda na ang paggamit ng manual lalo na sa EDSA traffic. O kaya naman ay gusto mo mag-downgrade para mas makatipid pa sa gas lalo pa at nag-aamba na naman tumaas ang presyo ng krudo. Kahit ano pang dahilan mo ay ito na ang video para sa iyo kaibigan. Ngunit bago tayo magsimula ay baka pwede kang mag-subscribe at mag-like, mag-comment ka na din sa baba kung trip mo ba ang topic natin ngayon. Salamat! Kung isa kang motorcycle enthusiast ay hindi na bago sa iyo ang Honda Click 125 na talaga namang game changer mula nang dumating sa Philippine market. Small CC displacement na motor ngunit naka-liquid cooled, combo brake, full digital panel, full LED lights, napakatipid sa gasolina at hindi ka din naman bibitinan pagdating sa top speed. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit kahit saan ka palupalop ng bansa lalo na sa Metro Manila ay may makikita kang Honda Click 125. Mapa V1, V2 o V3 man. Lalong-lalo na sa mga kaibigan nating delivery riders tulad ng Grab, Foodpanda, Lalamove, at motorcycle taxi riders tulad ng Angkas, Joyride, Move It, bakit nga ba patok na patok ang Honda Click 125 sa kanila? Well, sa tingin ko ang unang dahilan dito ay ang price nito lalo na nung unang labas nito. Kapresyuhan niya lang noon ang mga katapat niyang motor sa ibang brand at tulad nga ng sabi ko kanina naka-liquid cooled na, full LED lights, digital panel, combo brake system, at higit sa lahat ay napakatipid sa gasoline ngunit hindi ka na makukulangan sa top speed nitong humigit kumulang 100 km/h given na 125cc displacement lamang ito. Kaya nitong tumakbo sa humigit kumulang 50 kilometers per liter. Kaya naman sulit na sulit ito lalo na kung isa kang delivery rider or motorcycle taxi rider. At ang isang dahilan na nakikita kong deal breaker para sa mga kaibigan ating riders ay ang pagiging liquid cooled nito. Napakasipag na mga kaibigan natin mga riders na halos buong maghapon silang bumabiyahe, kain lamang ang pahinga kaya naman kailangan nila ng kasangga na hindi tumutukod. At dahil nga sa liquid cooled ito ay maliit ang chance na mag-overheat ito. Hindi din natin maitatanggi na talaga namang matibay ang Honda kaya naman naging game changer talaga ito noong unang labas nito at ito pa din ang tinatangkilik ng karamihan sa ating panahon ngayon. Katunayan nga ay madalas akong mag-joyride o angkas at mga Honda Click 125 ay ang madalas kong masakyang mga motor. At ayon din sa aking research about sa motorcycle market share sa Pilipinas ay Honda Click 125 ang pinakamadaming market share pagdating sa motorsiklo na may 155cc displacement pababa. Kaya naman kung ikaw ay nagbabalak kumuha ng bagong motor ay isa ito sa mga motor na talaga namang sulit sa kahit anong aspeto lalo na kung usapang praktikalidad. P.S. Hindi ko na isasama sa dahilan ng looks nito dahil ika nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Kanya-kanya tayong trip pagdating sa naitsura o disenyo ng motor. Sang-ayon ka ba? Comment ka lang sa ibaba kung oo o hindi.